Hello, what's up? Hello, Philippines! Hello, world! Andito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Ito naman po, tungkol naman ito dito sa pagdepensa ni Banat Bai at pagpapaliwanag dito sa nagawangang pagre-resign ng kanilang mahal na vice presidente na sekretary ng Department of Education. Sa akin kasi, dapat lang. Kasi dapat hindi nga ngayon eh. Dapat noon pa. Kasi for me, wala naman talaga siyang karapatan dyan eh. Kasi dapat ang mga nauupo sa posisyon is yung may mga alam dyan. Kaya nga diba, binigyan tayo ng karapatan para tumakbo kahit na yung iba wala naman talagang pinag-aralan dahil gusto ng tao. Pero meron talaga mga departamento na para mapatakbo natin ng maayos ay kailangan yung mga taong nakaupo ay yung may alam dyan sa mga departamentong yan. Kanya pong pinag-resignan ay yung pagiging sekretary ng DepEd, yung pagiging vice chairperson ng NTFLK. Ano ibig sabihin nun? Bumitaw na po siya sa ating Pangulong Marcos. Naku po, patay-tay dyan. Wala namang sinabi. So ano ho, ibig sabihin? Wala namang sinabi na bumitaw na siya kay Marcos. Pero kasi kung ako, ang hirap kayang makipagplastikan. Ako kasi never ako naging plastic eh. Pag inis ako, inis talaga ako. Biruin mo, ang tagal nang tinitira ng pamilya niya si Marcos. Pero nandyan pa rin siya. Nagtitiis pa rin siya or nakikipagplastikan lang talaga siya. So may mga bagay siguro silang ayaw mangyari kaya ginagawa nila yan. So ngayon bumitaw na siya sa pagiging DepEd Secretary which is dapat noon pa. Well, thank you kasi maraming natutunan ang mga tao kay Vice President Sara Duterte. Totoo naman yung sinasabi nilang pagbabago. Kasi marami siyang binago, di ba? Ang dami niyang inalis na hindi dapat alisin. Ang dami niyang ginawa na hindi dapat gawin. Ang dami niyang perang winaldas na hindi dapat winawaldas. Yun ang sinasabi dyan sa mga COA report. Pero wala naman tayong magagawa dyan. Kasi hindi rin naman natin alam yan. Sila-sila lang din ang may alam dyan. Sino nito? Ibig sabihin po, eh talagang wala nang uni-tae. Yeah, you're right. Tae talaga. Kayo-kayo lang naman nagsasabi na uni-team yan eh. Naggamitan lang talaga kayo. So ngayon yan, totoo talaga yung laglagan, labasan ng baho, utang na loob. Tignan mo nangyayari ngayon kay Baste at kay Go. So, sila-sila na rin ang nagtitirahan. Oh! Tingnan mo, hindi mo man napapansin Banat Bai? Kayo-kayo na yung nag-aaway. Hindi na ako magtataka na darating ang panahon, isang araw, ikaw naman ang titira dyan sa mga idolo mong Duterte. Pupusta ko. Yun ang talagang ibig sabihin nito. Wala na kong unitae at talaga nga namang yung sinasabi nilang pagkakaisa noong eleksyon ay isang malaking kataran. Yeah, totoo naman ang sinabi mo, isang malaking katarantaduhan na ginanapan nyo rin naman. Kasi tarantado rin kayo eh. So, pag sabi mong katarantaduhan na yan, sinabi mo na rin sa sarili mo na tarantado ka rin. Kasi nakiisa ka rin eh. Nakidamay ka rin dyan sa unitae na yan. Wala tayong magagawa. Kasi, tingnan mo si Maharlika. Bumitaw kay Marcos, diba? Halo siya nagsisiksikan dati na ipanalo si Marcos. O, nanalo nga si Marcos dahil sa kanila, pero ngayon tinitira nila. So ngayon ngawa sila ng ngawa dahil wala silang nakuha. Marami nagsasabi na maganda ang ginawa ni Sara Duterte. Marami din naman ang nagsasabi na hindi. So, tingnan na lang natin. Kasi, dapat, which is dapat and sapat na yung nakaupo
dyan sa posisyon na yan ay karapat-dapat. So, good luck. Adios.